Magandang araw sa lahat. Ako si Noel Pedrola, isa sa mga project officers ng United Nations Development Program, Peace Unit na naka-assign dito sa Cotabato City. Kasama ko ngayon si Ms. Froilyn Mendoza, dating commissioner ng Bangsamoro Transition Commission at ngayon ay chairperson ng Tiduray Lambangian Women Organization Incorporated. Isa sa mga malaking organizations ng kababaihang IP sa Maguindanao at saka sa Barm. At saka sa lukuyan ay may 35 members. Ma'am Froy, baka kunting paramdam naman. Magandang umaga po at maraming salamat sa pag-imbita sa akin ng UNDP. At isa ring karangalan lalo na at ipinagdiriwang natin ang buwan ng Oktubre bilang buwan ng mga katutubo. Hindi lamang siya buwan ng mga katutubo kundi ang ating pamahalaan, yung meron siyang inisyo na executive order na yung October 29 ay kinikilala ding National Indigenous People's Thanksgiving Day. At napapanahon din na pinag-uusapan yung ating issue bilang mga indigenous peoples sa ating bansa at lalo na dito sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Upang ipakilala ko kung ano ba yung aking organization at ano yung ginagawa namin, yung Tiduray Lambangian Women's Organization ay isa siyang umbrella organization ng mga kababaihang katutubo na nag-ooperate mainly dito sa Maguindanao, so sa mainland Barm, at kumikilos siya doon sa mga komunidad na kung saan meron tayong substantial o malaking bilang ng mga katutubo. So binuo siya noong September 24, 1994, na ano ang pangunahing layunin talaga ay para maiabante yung cause ng mga indigenous women. So kasama sa kanyang mga gawain yung pag-raise ng level of awareness ng mga Tiduray at Lambangian women, at hindi lamang yun, nag-extend din siya ng kanyang tulong at serbisyo sa iba pang mga katutubo tulad ng Dulangan Manobo, sa Tubac ang Patuan Maguindanao, at kasama din yung mga higaunon sa bahagi naman ng Wao, Salanao, del Sur. At kasama dito yung pagpalakas pa o yung pag-strengthen pa rin ng mga community-based women's organization. At kaya meron tayong mga chapters either sa sitio level or barangay level. At yung pag-promote pa noong mga indigenous cultures, yung mga practices na sa tingin natin ay makatulong doon sa pag-build natin o pagbanday natin ang kapayapaan sa komunidad ng mga katutubo. At syempre, yung pag-intindi pa rin, hindi lamang ng mga katutubong kababaihan, dahil ang usapin naman ng karahasan, yung usapin naman ng paglikas, ay hindi lang usapin ng indigenous women, kundi usapin ito ng mga kababaihang Moro rin, ng mga settler din, lalo na doon sa mga sinasabi nating conflict-affected area. And of course, kasama doon sa iba't ibang mga series of capacity development ay nakatuon yung Tiduray Lambangian Women's Organization. So meron siyang 5 major programs. Una yung Development, Education, and Training Program na mas tinitingnan rin natin dito yung pagbibigay ng mga kamulatan, awareness raising, at mga iba't ibang mga capacity development sa ating mga indigenous women. And then meron din tayong socio-economic project, dahil sabi natin habang minumulat natin yung kanilang karapatan ay kaakibat pa rin nito yung usapin ng livelihood sa mga kababaihan. At meron din tayong mga information dissemination, at lalo na ngayon dahil marami yung mga ginagawa natin patungkol doon sa mga iba't ibang mga codes na nandyan ngayon nakalat sa ating
parliament at kailangan maikaskade ito para mas maintindihan ng mga katutubong kababaihan ano yung nangyayari sa farm government at sa ginagawa ng ating parliament at yung mga batas na may kinalaman sa kanilang protection at karapatan bilang kababaihan. So, and then the yung mga policy advocacy na kasama rin tayo na nagsusulong lalo na doon sa pagtalakay noong regional action plan for human rights and security at yung paglalagay din ng draft GAD, yung GAD Code of Farm ay kasalukuyang dinadraft din yung kanyang implementing rules and regulations. So actively nagpa-participate yung Tedura Ilambangian Women's Organization. At kung matatandaan natin na noong 2020, alam ito ni Noel, parang ito yung kasagsagan din no, ng iba't ibang mga conflicts sa ating komunidad. At although nagmula kami sa iba't ibang mga larangan, sa BARM ay sinasabi natin nandyan yung presensya pa rin ng mga tribe people. At binuo yung sinasabi natin Tribe People Solidarity for Social Cohesion or TPSSC. So yung pinaka main purpose talaga noong Tribe People Solidarity for Social Cohesion ay tinitingnan natin yung magiging peaceful and resilient community ng Tribe People dito sa Bangsa Moro at ang TLWOI ay isa doon sa mga inimbitahan upang bigyan ng mukha kung ano ba yung magiging pinag-isang puwersa at pagbasa ng kalagayan halimbawa ng mga tribe people sa Bangsa Moro. Alam natin marami ng platform na ginawa rin may kinalaman sa tribe people, pero yung pagiging peculiarity nito dahil unang-una nakaharap tayo sa iba't ibang challenges, halimbawa yung usapin ng peace and security in the Bangsa Moro. And then in 2020 rin, pinag-uusapan na paano ba mag-response yung tribe people doon sa mga nangyayaring crisis, lalo na doon sa sinasabing mga areas. At dito rin na-conceptualize yung pagbubuo noong sinasabi natin SPMS box, narinig na natin yan. So may definition. Halimbawa, Noel, yung mga military dahil nagmula naman talaga yung term sa kanila. No? So ito yung area na meron daw influence yung BIFF. Siyempre, at challenging yung mga peace and security na nangyayari doon sa sinasabi nating SPMX box. Ang problema kasi sa SPMX box, yung upper portion nito ay dito rin nakatira yung mga katutubong pangayanan. So isa yun doon sa mga area. At meron pa tayong isang area ang sinabi. Halimbawa, yung OP complex. So pag sinama natin OP complex, hindi lamang ito yung OP kasi may OP municipality din. Pero ito yung mga area naman na 7 municipality ito actually na mayroong existing na ancestral domain pending application yung ating mga non-Moro IP with the NCAP and at the same time yung challenges din. Halimbawa dahil ang mga area na ito ay kasama pa rin doon sa mga conflict area na sinasabi natin. Kaya medyo malawak-lawak rin siya pag sinasabi natin OP complex. Pero mas nakatuon pa rin halimbawa dahil yung pinaka-latest ay yung issue ng South OP. So kaya mas doon tinitingnan rin ng TPSSC kung ano ba yung pwedeng magawa natin dito. So yung 2020 at yung 2021 ay parang yun yung sinasabi nating inception phase no, kung matatandaan. At noon kasi alam namin na may mga Moro CSO, alam din namin na may kumikilos sa mga settler community, pero hindi nagkakaroon ng pinag-isang parang pagtingin ano ba yung kalagayan. So dito nagkita-kita
At yun nga yung isa sa mga ano ko pa doon sa grupo na yun dahil ano, mabibilang lang din ba sa aking mga kamay at nagtatanong ako sa organizer kay Bapa Gamil dahil siya yata yung nag-lead no, doon yung Yes. speaking o nagpatawag yung consortium of Bangsamoro Civil Society, Sir Gamil. CBCS. O CBCS, alam naman natin yung kanyang hindi rin matatawaran yung kanyang trabaho ano at malakas na nag-advocate no tri-people solidarity sa Bangsamoro ang CBCS at pinag-usapan nga doon yung mga iba't ibang organization na involved at kung ano yung ating mga gawain so parang yung phase na yun ay pag-build pa noong ating legitimacy. At paano ba natin tinitingnan bilang tribe people at inuunawa yung sitwasyon? So kaya nagkaroon tayo ng ang dami nating ginawang mga series of study session actually. So kung maalala, nagkaroon tayo ng mga conflict analysis. So sabay-sabay yun. Noon ay ano ang problema kasi naming mga IP organization noon ay hirap kami i-reach out yung Ministry of Indigenous Peoples Affairs. So platform ay nakatulong din siya talaga na para magkita-kita yung iba't ibang mga organization ng mga katutubo na iba-iba yung mga perspective at pananaw in terms sa mga konteksto at issue ng mga IP. So kasama natin yung Ministry of Indigenous People's Affairs at the time at sama-sama tayo para buuin yung ating mga pag-unawa doon sa mga conflict. So, yun. And then, sumunod yung ating mga race analysis. Maraming beses tayo Risk analysis. sa doon sa race analysis, pinag-usapan natin mga barangay, munisipyo, nilagyan natin kung sila ba ay mga high risk, medium risk, at saka mga low risk at dinify natin ano ito sila dahil sa tingin natin makakatulong ito doon sa ating pagkilos. Then ang dami nating pinag-usapan. Halimbawa yung issue ng governance, yung issue ng lupa, yung mga paano ba ina-address ng ating local government unit yung mga conflict sa ground dahil meron din silang mga initiatives. So tiningnan din natin ano yung magiging kalakasan noon at ano pa yung sa tingin natin ay saan tayo pwedeng makatulong pa rin. And of course, yung ano yung mga tao sa komunidad kasi ay may iba-iba ding narrative at version. Yung Moro, mayroon din ang sinasabi. Yung mga IP, may sinasabi din. Yung settler community, ay mayroon din silang mga Narrative. narrative na mga tao na sa tingin natin parang ito yung kulang, ito yung gap, ito yung hindi naririnig. Dahil minsan yung mga proseso kasi ay napaka-formal at yung mga community mismo ay napapag-iwanan. So mas ito yung gustong tutukan. Halimbawa, noong TPSCC na dapat malaman ano yung sabi ng mga tao doon. And then, of course, yung mga presensya naman noong mga armed group. Siyempre, malaki yung pagiging dito doon sa gagawin nating resilient and peaceful community dahil tinitingnan natin at ano yung mga dynamics rin ng mga ito sa bawat isa. Marami tayong nilista. Halimbawa yung BIFF, pala ay nahahati pa siya sa tatlo Batbang at paksa. minsan ay binibigyan ulit. Ina-alarm din tayo na hindi ibig sabihin kung BIFF ay BIFF ng lahat yan dahil magkaiba-iba nga sila ng grupo. So bahagi yun siguro noong sabi nating pag-manage din noong risk na dapat hindi rin makadagdag halimbawa yung TPSCC doon sa mga already na mga conflicting views, opinions at yung mga conflict sa area. Kaya nagiging maingat tayo at nakapag-develop tayo ng mga materials natin at saka modules natin. And then, nagbuo rin natin yung ating core group. So kasama yung TLWOI doon sa core group ng TPSSC. And then, ayun na, nagkaroon na tayo ng mga municipal level consultations. And then, upang makasama natin yung mga community,
At matingnan kung ano rin yung kanilang mga stake doon sa mga issue na napakahalaga at nakakaapekto sa kanila. So basically, ito lang yung sigurong highlight na masasabi ko na naging participation ng Peduray Lambangian Women's Organization doon sa isang platform na kung saan nakikita yung tribe people, yung settler, yung Moro, at yung indigenous community na nagmula-mula din sa iba't ibang mga CSO o iba't ibang mga organization. Isa sa mga naging members ng TPSCCI-TLWI, baka nais niyong i-share din ano yung mga naging challenge bilang isang women organization na sa so far sa ngayon ay bahagi ng TPSSC ang TLWI. Naging facilitative ba ang TPSSC para yung mga specific na objective, specific na aim ng TLWI ay maisakatuparan? Halimbawa, usapin ng pagpaangat ng awareness ng kababaihan sa sitwasyon, usapin ng pagpapalalim ng participation ng kababaihan doon sa mga proseso. Meron ba kayong nais i-share tungkol doon, Ma'am Froy? Opo, yung nga po yung unang pagkakataon na kung saan sa isang meeting natin, kung maalala ko, sa Isulan yun sa Carlitos Hotel, ako na talaga yung unang nagbigay ng open statement kung bakit nakikita ko naman parang ako lang yung nag-iisang babae doon sa puro lalaki na yun na nag-attend ng first meeting na iyon. Pero ang sagot naman doon ni CBCS Chair Gamil Alim ay unang-una nagpapalakas pa lang tayo. Okay. Pangalawa, sabi niya, aanhin naman natin yung marami kung ang iba ay hindi rin magtatrabaho. So parang kailangan nating magtrabaho ngayon dahil unang-una pangangailangan. May urgency ito. So anuhin mo yung maraming kamay daw. And then anyway naman ang TLWOI ay sumasaklaw doon sa iba't ibang chapter. Halimbawa ng OPC Complex at SPMX Box. Ang mahalaga ay yung mga KIP leaders na composition ng TPSSC. Sila yung mga taong makatulong doon sa sinasabi nating paano nating maitawid yung komunidad na to become resilient at peaceful community. Anyway, opening lang naman yun at sa proseso naman sa mga ginagawa nating municipal chapter level consultation, kahit na dun sa pagpili natin ng mga participants ay equally distributed naman at kasama nga rin yung mga kabataan dahil sa TPSC ay may member din tayo ng mga coming from the different youth organization. So nagkaroon ng pagkakataon halimbawa dun sa mga ginawa nating rollout session na makaparticipate mismo yung mga kababaihan. At nakikita rin natin na sila rin yung may mas marami ding mga nire-raise na mga issues and concerns. At they actively participate din naman. So basically, yun yung sa tingin natin lang na masasabi natin challenges na sa tingin natin ay naagapan naman din natin. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi tayo nakakapag-conduct ng mga municipal level consultation. Halimbawa, yung mga plano sana na nagagawin natin sa Dato Saudi ba yun? At saka Dato sa Dato Saudi. Dato Hopper, papatuan. Dahil ito yung panahon rin na ongoing yung military operation. So talagang yun nga mga study session natin na minsan kasama rin natin yung mga community leaders habang nag-uusap tayo ay ang iba nagpapakan dahil ongoing yung bakbakan at kailangan nila mas makauwi.
sa kanilang community kaysa mag-aral ng conflict analysis, ng tree analysis. So, may mga ibang umuwi talaga at syempre na-hamper din yung ating mga ano sana, deadline o mga timeline natin na sana makakandak doon sa mga community ngayon dahil nga sa mataas yung risk halimbawa ng community na hindi tayo kailangan makagathered. So, yun yung nakikita nating mga challenges pa. And at the same time, yung ating pakikipag-ugnayan din, actually, nakasama rin natin yung security sector. Kung matatagal na invite natin sila. At kasama rin natin yung UNIFIL Women, naalaala ko. At may mga issues na concern nga, halimbawa, lalo na sa mga more women at kahit sa IP. Kasi kung matatandaan mo, di ba kay Binomba, mga babae yun yung namatay sa more women. Ganun din sa IP, hanggang ngayon hindi pa rin na-resolve yung issue ng babaeng namatay dahil pinagtatalunan ba kung sino ba yung naglagay ng bomba? So, nagtatagisan ba yung ating security sector? Or PIFF ba? Or AFP ba? Dahil halimbawa doon sa mga paggamit rin ng mga term na yun, kung bomba ba yun or ano ba ngayon yun. So hanggang ngayon wala pa rin justisya ng mga biktima ng mga kababaihan. Both Moro ito ha, at IP, at na-remember ko na i-raise din ito ng UNIFIL Women, si Noraida Apo doon sa security sector. Ito naman ay yung concern doon sa pagsaalang-alang sana halimbawa nung ating mga armado humahawak ng parmas, armas doon sa ano protection lalo na doon sa mga kababaihan dahil hindi naman sila kasama doon sa mga armed groups na humahawak ng armas. So ano, talagang mataas pa rin halimbawa yung paglabag doon sa karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan doon sa paggalang noong kanilang karapatan, lalo na sa panahon ng digmaan. At meron tayo talagang mga casualties. So, hindi na natin mabilang-bilang din. And yung mga displacement, and then displacement. Yung mga issue pa rin halimbawa na yung mga katutubo na tatag sila dahil kasama nila yung mga BIFF doon sa kanilang komunidad. Hindi naman nila yun mapapaalis dahil sila naman ang babalingan noon. So yung IP talaga ay nalalagay yun sa ano, alanganing sitwasyon. Either matag siya na siya ay miyembro ng BIFF or miyembro ng NPA kasi meron din tayong mga recruitments halimbawa na sinabi rin ng ating security sector na mga IP na na-recruit na sumali sa NPA. Ito ay doon naman sa bahagi ng South UP dahil kung titingnan naman natin talaga yung South UP ay yung kanyang ano talaga geographical location ay boundary lang siya ng Sultan Kudarat. So maaring posibleng ganun. So ito yung mga kinakaharap na issue at challenges ng ating mga IP community at yung kanilang ano seguridad din ay at stake lalo na kung sila ay mapapagbintangan. Kaya isa doon sa mga recommendations nila halimbawa parati nating naririnig yung paglalagay ng detachment dahil sa tingin nila mas secured sila kung merong military detachments, lalo na doon sa mga area, halimbawa, yung ating mga internally displaced community ay hindi pa rin nakakauwi sa kanilang mga komunidad. So ito talaga yung kanilang pagsusumamo. Pero sabi natin, sa TPSCC, meron tayong mga term, halimbawa, na nabuo yung mga band-aid solution. Ito ay hindi mga sustainable. Temporary. Oo, temporary tactical lamang. Oo, at siyempre, pag wala yung military, babalik uli yung conflict. At siyempre, hindi nag-uusap, halimbawa, yung mga tao doon. Kung bakit, halimbawa, merong harassment, merong mga hostilities. So, hindi pa rin yun pinag-uusapan. And then, more, halimbawa, sa panig naman ng ating mga humanitarian agencies ay yung mga humanitarian aid, nakakaalalay siya pansamantala. Pero parati pa rin sinasabi ng community, gusto namin makauwi sa aming komunidad. Kasi sa tingin namin, ito yung pinaka-sustainable na peace na kung makauwi kami doon dahil makatanim kami doon, maasikaso namin ang aming mga sakahan,
Dahil yung mga tulong naman ay hindi araw-araw. At sabi nga natin, nung ginagawa natin yung ating mga analysis ay may mga pag-slow down din halimbawa nung tulong ng mga iba't ibang agency ng either government or mga international humanitarian agency dahil minsan nagkasabay-sabay eh. Pumuputok sa South UP, pumuputok rin yung SPM. And then pumuputok din yung sa mga island provinces. Kaya minsan siguro yun yung isa sa mga dahilan din kung bakit may mga komunidad din na napapabayaan. Nakita natin yun sa mga community consultation na ginagawa natin. Halimbawa yung pag-slow down ng mga tulong. At may challenge pa po ng pandemic. Oo, yun nga, Noel. Actually, sa totoo lang, parang yung pandemic ay nagiging last priority na ng mga evacuees kasi mas nakita mo naman yung evacuees center, walang face mask. Nandoon lahat, nandoon din yung mga elderly, mga bata. So, may problema rin tayo doon sa mga camp management kung paano ba halimbawa first responder kasi natin yung ating barangay local government unit pero may nakulangan din talaga sila lalo na pag malakihan yung sa barangay kuya. Ang facility lang na meron doon, yung covered court. So talagang anong i-imagine mo doon na mag-face mask ang mga tao nga? Wala, gani sila isaing. So, at saka maalala mo, ilang taon na ito na to and from communities evacuation center yung mga ginagawa ng tao. Halimbawa, may mga communities tayo na sa loob ng isang buwan, ilang beses magbakwit, ilang beses babalik. Kaya said na rin po ang resources yata ng mga front lines ng communities natin. Oo, yun talaga, yun yung pinaka talaga. Yung iba taon na, Noel, kung titingnan natin, di ba nagkaroon tayo ng timeline? Parang 1965, doon natin inumpisahan yung conflict. Nakita lang natin, no? Inaral natin, ganito pala kalawak. At hanggang ngayon, na-deliver na. At diba, ito pa yung isang challenge. Sabi ng community, sabi ninyo, ma'am, merong mabuting magagawa kasi na-deliver na ang peace. May biwala. Bakit ngayon? Backwit pa rin kami ng backwit. And yet, humihingi kayo ng extension. Isa ito doon sa mga challenges actually, Noel, na i-communicate ng mabuti sa community. Kasi iba yung nangyayari sa kanila. Opo. Mahirap sagutin talaga yung mga tanong ng mga taga-community. Lalo na sabihin nila na akala ko nung nag-yes kami sa, sabi nila, nung mag-yes daw sila sa BOL para sa plebisito, ay tapos na yung kaguluhan. Nagtaka sila bakit mas lalo yatang dumadami yung kaso ng patayan at sa kaguluhan magmula nung nagkaroon ng BARM. So, patuloy nating binibigyan ng konkretong sagot yon, explanation, yung mga bagay na yon. At kasama yun halimbawa doon sa pag-develop rin natin nung ating mga messaging halimbawa sa ground. At pinapaintindi rin natin dahil alam natin hindi ito isang overnight na trabaho lang. Nagtatransition din ang BARM. So talagang nag-uumpisa sila sa zero. Actually, nasa stage sila noong pag-organize din nila ng kanilang institutional capacity. At kasama yung mga nagtatrabaho din. Halimbawa, dahil bago rin doon sa mga empleyado. Kaya isa ngayon sa mga learning lessons, halimbawa din, nung mga taga-MIPA, yung pagsama-sama sa atin at yung pagkandak ng mga community consultation ay, sabi nga nila, kasama ito sa parang yung staff development natin. At nakatulong ng malaki yung paggawa natin, halimbawa, ng iba't ibang mga capacity development. Yung mga risk analysis na ginagawa natin ay nakatulong, halimbawa, kahit sa kanila din. Kaya ito yung merong marami, mas marami ang challenges, pero along the line ay yung bawat isa sa atin ay natuto. At siguro sa akin, dahil noon, siyempre, kami ay talagang yung bias namin ay for the IT.
At narinig rin namin halimbawa yung sa Moro. So nagkaroon ng interaction with our Moro KIP leaders din na para ipaintindi sa kanila kung halimbawa bakit yung mga IP ba ay ito yung ating pananaw kapag pinag-uusapan yung usapin ng lupa. So ganun. At sila rin ay nagbigay rin ng kanilang kuro-kuro. So maaring iba-iba man yung ating pagtingin sa mga issue, ang importante siguro doon sa binuo nating platform ay nagkaroon ng benefit sa atin, lalo na sa Moro, sa settler, at sa IP community. Ang challenges nga, halimbawa, maalala ko sa Father Joram, pag tinutulungan nila ang IP, parang mayroong pagseselos doon sa Moro. At ganoon rin pala yung settlers. Oo. Kasi halimbawa, yung IP naman ay mas malapit siya sa settler. So, kaya yung Moro ay may ganun na pakiramdam din na sa tingin natin ay proseso ng ating pagsasama-sama noong platform na ating binuo at pag-unawa doon sa bawat isa. So, yun yung mga lesson learned ko rin na kasama doon sa grupo na yun. At kahit hanggang sa ngayon ay andyan pa rin tayo at patuloy pa rin tayo. At ang kagandahan noon ay naka-develop rin natin yung mga tools na ginagamit natin doon sa mga ginagawa na mga pag-reach out pa sa ating komunidad. Okay. Baka mukhang sa lawak ng mga napag-usapan natin, sa lalim ng napag-usapan natin, baka may mga final words kayo tungkol sa IP women's rights at saka sa usapin ng IP sa Maguindanao. Sige, maraming salamat muli. Unang-una, malaking bagay ito na nakasama kami sa ganitong mga platform upang magkaroon ng pag-unawa, halimbawa, lalo na sa mga katutubo sa BARMA at yung mga issues na kanilang kinakaharap. Sa ngayon, alam natin yung IP code ay naantala pa dahil siguro ay nai-grant yung ating yung extension ng BARM. So sa tingin ng mga IP, magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng oras at pagkakataon ng mga IP community para mag-regroup uli at magkaroon ng mga series of study session. So kung maalala mo, Noel, ika-anim yun na 6 study sessions. Kung saan yung UNDP ay naka-assist siya in terms of technical and logistical na tulong. At nabuo natin dahil tinignan natin yung mga dapat pa i-improve doon sa ating draft IP code. At nakita natin yun, although ang sabi mo nga, yung nag-consolidate noon ay wala siyang perspective sa ibig at concern ng mga IP sa BARM. Okay na yun, pero abogado siya. So, tinignan natin yung matrix na yun, mas maganda rin yun para wala siyang bias dun sa pagbigay niya ng analysis kung ano pa yung i-improve natin doon sa IP code. So, nandyan na yung ating draft IP code at nandyan na rin yung ating draft recommendation. So, ang gagawin na lang ng mga IP community ngayon ay mag-aaral uli para tingnan siya, para ma-finalize siya. At titingnan natin yung mga recommendations para sa improvement ng IP code. Yun yung gagamitin natin in case matutuloy na yung public consultation. Kasi kung maalala mo, Noel, isa sana yung IP code doon sa priority legislative asset agenda. At inaantay natin ngayon kung kumusta na yun dahil may binuo silang panels. So dapat yung consultation ay last week of August, may mga date na at venue, yun yung dahilan na nagmamadali tayo at kinukulit kita na sana matulungan ng legal expert para i-consolidate ito. At sabi mo nga, sabi ko sa iyo, in a language na maintindihan namin na hindi yung language ng abogado, which okay din naman kasi community yung magdadala nito sa mga public hearing na gagawin. So at least yun yung mga natin ngayon. Siguro natin. So meron na tayong
draft the recommendations at inahanda. Dahil ako rin yung head ng IP Technical Working Group, kaya very busy yung ating beauty sa mga pinanggagawa at sa nakakalagkan kita. Hindi ko alam kung class mo pa ba yun, kasi yun yung isa sa challenges rin namin, Noel, yung pagsusunod. Alam mo, ang IP, yung mga elders namin, marami kaming narrative at oral. Oh. Pero paano siya isulat? Kaya pasensya ka na kung nagiging extension staff ka ng DLWO. Yun yung aming isa sa mga challenges. Isang challenge talaga yan. Paano ma-accompany yung mga IP in terms of writing talaga. So hopefully mayroon na siya at naipakita na rin natin sa member ng IP Technical Working Group. Nakita na rin sila nila Bishop, senior ko yun kay Bishop Moral, dahil kasama namin yun sila, then sina Mayor Piang, and then yung sina former director Fatima Kanakal. Malaki din ang role ng simbahan ano sa mga proseso na dinadaanan ng TLWI at TPSSC. Oo, kasi kasama talaga natin sila yung Philippine Episcopal Church. Actually, kasama din yun sa mechanism na binuo ng halimbawa sa Christian. Di ba meron din mechanism? Christians for Peace Movement. Christian for Peace Movement. Kasama rin sila Bishop Moral ng Philippine Episcopal Church. So yun yung mga talking documents natin ngayon bilang ating ways forward. And then di ba may plano pa sana yung mga IP community na makipag-usap kay Chief Minister, pero gawa ng busy talaga. At tinatansya rin natin dahil mag-e-election, mag-iiba na ang context. At ayaw naming mahaluan ng politika yung aming pakikipag-dialogue sa Chief Minister, dahil ang pinaka-bottom line talaga natin yung issue and concern ng mga non-Moro indigenous peoples sa farm. So yun yung akin. And of course, yung TLWO na ngayon ay actually mahina, Noel, yung sa protection ng mga kababaihan. Anong tinignan natin, yung ating IP code, meron lang siyang sinasabing recognized, pero yung participation, siguro sabi ko, magkaroon ng pagkakataon yung mga IP women na makapagkaroon rin ng study session para aralin uli, dahil medyo mahina nga talaga. Halimbawa yung provision na may kinalaman doon sa mga kababaihang IP. So basically, yun na lang siguro. At kung meron pa man kayong paglilinaw, ay nandito pa naman din ako. Pero unang-una, nagpapasalamat ako sa UNDP bilang kabahagi noong pagdiriwang ng ating October bilang IP month, and at the same time, yung October 29 na isang batas na National Indigenous People's Thanksgiving Day. Yo, bagi uyag. Magandang umaga, Fugu, sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am Froilyn Mendoza, sa kwento at saka pag-share doon sa naging karanasan nyo sa proyekto na ginawa natin sa para tulungan ang TPSSC, kasama na doon ang TLWI. Ang inyong naging kontribusyon ay naipakita ang konkreto na paraan upang maisakatuparan ang hangarin ng isang women organization, lalo na sa community ng mga IP. So maraming salamat po, Ma'am Froy. Padayon. Salamat, maraming salamat sa lahat na nakinig sa kwento namin ni Ma'am Froy, sa kwento ng TLWI, sa kwento ng Tri People, Solidarity for Social Cohesion. At nawa ay lumalim ang inyong pag-unawa doon sa kalagayan ng mga IP, kalagayan ng kababaihan, na naapektuhan hindi lang ng gera, kundi ng pandemic. At nawa ay maging bahagi kayo upang suportahan ang advokasya nila na magkaroon ng isang mapayapa, develop at maayos na komunidad sa bahagi ng barn. Magandang umaga po sa lahat.